siya ang commanding officer kahit ayaw niyang mautusan siya. Mas magandang manigaw at mag-single nightstand. Walang sakit sa ulo at walang relationship goals. Walang expectations sa tigit sa lahat. Pwede siyang bumalik sa trabaho kung kailan niya gustong bumalik. Walang pipigil sa kanya dahil walang demanding na babae na hahabol-habol sa kanya. Her? Babae? Ulit pa ni Mateo sa pamangkin na kagad na napareact. Hep? Hindi mo siya pwedeng pake naman, Tito Mateo. Baby pa siya at saka di ka uubra doon. Off limits ang maglandi sa kanya. Trabaho lang gagawin mo. Please go home na so we can talk. I'm here with Mommy Lola. Deal? Kahit di ni Mateo nakikita, alam niyang nakangisi ang pamangkin niya. Nailing na lang na napangiti siya. Bihirang bihira siyang umiti at paminan lang niya nakakagawa ng ganong bagay sa kanya. Hindi pa yun ang ngiti na labas sa ngipin, kundi ngiti na para nangaakit ng mga babae. Deal. Give me 10 minutes. Yun lang at kinansilanan ni Mateo ang tawag. Baka kapag pinasikot pa niya si Nina, humaba pa sila. Nilapag niya ang telepono sa mesa at agad siyang tumayo. Sinubukan ang kanyang mga mata na hanapin ang sarili niyang damit na nakakalat sa sahig. Ngunit ang babaeng nakahiga sa kama, nakatitig sa kanyang harapan. She's nibbling her lower lip with a naughty smile plastered on her face. Aalis na agad? Mapangakit pang tanong ng babae sa kanya. Nakaupo sa kama. Di alintana kung ang kumot ay malaglag. Lumabas ang malalaki nitong dibdib, kahit napatingin din siya. Kailangan niya nang makauwi. Kahit kailan hindi ni Mateo pinagpalit ang trabaho sa isang babae. Kahit nalibog pa siya, iiwan niyang isang babaeng hubad para lang makipagbarilan sa isang gera at magpalipad ng fighting jet na may bomba. I have to. Please fix yourself and leave. Walang kasabor-sabor niyang sagot sa babae na nagpawala sa ngiti nito. Sabimangot pa ito at pabalyang inres ang kumod sa pagkakatakip sa sariling kahubaran. He picked up his shirt. Wala si Mateong maalala kung paano siya nakarating sa pub niya o nasa na ang kotse niya. Pero nahagip niya ang susi sa ibabaw ng mesa. Napakasungit mo pala. Anyway, thank you. I had fun. My first time that I came here as hard as those woman beams at him, landing her hand on her waist, posing like a beauty queen. Umangat ang mga kilingi ni Mateo at saka kiniling ang ulo para tapunan ang tingin ng babae. Those? Yes, those. Sa pagkakaalala ko, lasing na lasing ako kagabi. Nakapag-perform pa naman pala ako ng maayos. Seryosong pahay niya na nagpangisi sa babae. Bumaba ng kamay nito sa may tiyan niya at inihimas-himas ang kanyang abs. Tsaka bumaba sa puson. Nagkatitigan sila. Sinusukat ang titig ng isa't isa. Nagsimula na siya makaramdam ng panginig sa loob ng kanyang katawan. Kung wala siyang atraso sa pamangkin niya, pinatitikim niya ang babae na isang araw na walang lakaran. Eksaktong hinahaplos ng mga kamay ng babae ang kanyang harapan. Hinawakan niyang kamay nito para pigilan siya. Nagmamadali ako, sabi ni Mateo. Napasingha pa ito sa sobrang panghihinayang ng tuluyan ng talikuran para damputin ang kanyang mga damit. Tsaka siya pumasok ng banyo para maglinis ang sarili. Malubha ang pananakit niya sa loob pero hindi niya magawang maghintay si Nina at mas malala pa maghintay ng ganon katagalan taong nangangailangan ng serbisyo niya. Yun ang gustong gusto ni Mateo, ang maramdaman niya na kailangan siya ng tao at handa siya magserbisyo kahit walang bayad. What does he even need? He doesn't need money. He has more than enough of it. Kahit na kaapu-apuhan niyang hindi magtrabaho, kakain pa rin sigurado na higit sa 3 beses sa isang araw. Yun lang. Napakalaki ng disappointment na naibigay ni Mateo sa daddy niya bago iyon namatay. And his dad died without giving him the forgiveness that he deserved. Ayaw kasi noon na magsundalo siya at ang gusto, pamahalaan niya ang kumpanya na may hawak sa lahat ng mga negosyo ng Bustamante na siya naman kaisa isang tagabagmana talaga. His dad may have had not forgiven him but he's still doing so good, managing the family's businesses along with his chosen career as a member of the Philippine Navy. Sa hindi matatawarang ranggo na pinagmamalaki niya ng husto, kaya nga isinumpa niya na hindi niya pababayaan na mapahiya siya sa ama niya kahit na nga ba patay na yon. Kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili na karapat-dapat siya at patunayan na pinili niyang kanyang karera ng mahusay sa pamamagitan ng pagbibigay ng pinakamahusay na uri ng tulong na ganap niyang maialok sa lahat ng mga tao na nangangailangan ito sa anumang kabaitan na posibleng maibigay ng mga taong iyon. Bumaluktot ang mga labi ni Clea nang lumabas siya mula sa kwarto kung saan siya dinala kahapon pa. Di naman siya nakatulog dahil namamahay siya
at may kinuha siya sa katabi ni Cutie. Malamang hindi siya matatahimik. She is waiting for Nina. Text message or call. Mayat maya ang sulyap niya sa aparato dahil baka hindi niya narinig ang tunog na message alert. Nabanggit kasi sa kanya noon kahapon na susubukan humingi ng tulong sa tiyuhin na umuwi raw para sa magbakasyon ng saglit. Siyempre, pinaalam niya sa mga kaibigan ang tungkol sa sitwasyon niya at eksakto naman na may naisip na solusyon ang isa sa mga yon sa kanyang problema. Umaasa si Clea na magiging positive ang resulta ng paghingi ng tulong sa tiyuhin niya. Hindi siya makakatigal sa protection custody ng PNP. Para siyang tanga, nakakulong. Isang gabit kalahating araw pa lang siya roon para na siyang mas lalo nabuburo. Dinig pa niya ang isang baliw na nasa mental asylum. Isang single bedroom ang kanyang inokupahan at tinilingto ng kanyang abogado para magkaroon siya ng sariling privacy. Ngunit lalo lamang nitong pinalala ang sitwasyon. Hindi siya makatulog kagabi dahil sa sobrang takot. Puro ng takot ang dibdib niya. Pakiramdam niya may darating lang at susunggaban siya nang wala sa oras. She's acting so paranoid at hindi niya mapigilan. Tamad na umapo si Clea sa kahoy ng bench at ipinatong si Cutie sa kandungan niya. Sinimulan niyang inihimas-himas ang ulo ng pusang Persian at blankong tinitigan na namumulaklak ng mga rosas. Walang ibang laman ang isip niya kundi ang nangyari sa kanyang mga magulang. Simula pa kagabi, okupado na noon ang kabuuan ng memory niya. Nakalimutan niya na yon kahit papaano, pero biglang bumalik at bumabagap sa buong sistema niya. She couldn't eat. She couldn't even move normally. She thought she already gave her best to achieve the justice for her parents, but now, everything suddenly warped. Iba talaga ang nagagawa ng pera dahil kahit batas kayang baliktarin na parang pinalambot na bakal. Ngayon ay napapaisip patuloy si Clea. Kung makukuha ba niya ulit ang hustisya sa pangalawang pagkakataon. She can't let it happen again. Hindi niya makakaya kung mayari din sa kanyang nangyari sa mommy niya. Gabi noon nang biglang sumugod ang dalawang lalaki na yon sa kanilang bahay. One pretended like he was in need of help and knocked on their door. Daddy niyang nagbukas at gulat na gulat sila ng mommy niya nang bigla na lang yung tutukan ng baril ng isa at ang isa naman kutsilyo. Dinala sila sa isang kwarto at doon na binaril ang daddy niya at pagkatapos, sapilita namang hinubaran ng mommy niya at pinadapa sa sahig. Natulala siya at nanginig ang buong katawan sa takot, pero mas pinili niyang pagganahin ang isip. She was so lucky to grab those wooden cross on the table, which she used to hit the man who was holding her firmly, but that was after her mom was already raped and murdered. Hindi niya alam ang totoong dahilan kung ba't ginawa iyon sa mga magulang niya. Pero sa kalagitnaan ng paglilitis, lumabas sa mga salitang miyembro ng ilegal na pasugaran ng daddy niya at may kinuwang milyong halaga ng pera. Kaya marami raw po pwedeng pumatay sa mga iyon. Hindi lang ang dalawang lalaking tinuturo niya na may tattoo sa katawan at hindi ang isa na nagmamayari ng hikaw na napilas niya sa tinga ng impactong iyon. Hanggang sa huli, tumanggi ang dalawa at nagawa pa siyang pagbanta ng panihim. Di pa rin sapat ang lahat ng pagtestigo ni Clea kaya umabot sa ganito ngayon. Ano pa kaya ang dapat niyang pagdaanan para mapaniwala ang batas na siya ang nagsasabi ng totoo at hindi ang dalawang hunyango na yun? Nanalo pa siya pero ngayon, aakit na sa mataas na hukuman ng kaso. Akala niya hindi mag-aapila ang mga bisit na yun pero eto nga't nakalaya pa. Ang masama noon, kung magtago ng dalawang iyon sa batas at balikan siya, katulad ng pananakot sa kanya. Mga adik yata mga lalaking yun sa palagay niya. Bulaga. Ay! Napapitlag si Clea at kamuntik pa niyang maitapon si Cutie sa sobrang pagkagulat ng gulatin siya ng mga kaibigan. Clea tilted her head and met Nina's eyes. Kasama nito si Narina at Debbie kaya't napangiti siya. Ito na lang tumatay ang pamilya niya ngayon kaya malaking katuwa ang nararamdaman niya kapag nakikita niyang di siya pinababayaan ng mga ito. Surprise! Sabay-sabay na sabi ng mga ito, tsaka siya niyakap ng buo. She beams brightly and leaves the bench. Ma-security na ako? Em, pumayag ba ang tito mo? Agara ni Clea na tanong sa kaibigan na mas lalo pang lumaki ang ngisi niya. Ako pa ba? Buong kayabangan na sagot ni Nina sa kanya, kaya't mabilis niyang nilibot ang mga mata para hanapin sa paligid ang bago niyang security. Sa wakas, nabawasan ang problema niya. Kung siya kasi ang masusunod, hindi naman siya sasama sa lugar na yon na pinagdalhan sa kanya ni Attorney Agaton. Pero yun ang kailangan at para sa kaligtasan niya, yun ang ginawa niya. Where is he?
Nawala ang ngiti niya nang wala naman siyang makitang lalaki sa paligid. Sila lang ang tao sa garden. Aye, excited? Ninya nudges sir. Kamutik pa siyang matumba dahil na out of balance siya. He's so yummy, Beshi. Kinikilig namang sabi ni Debbie. Tinulong ang sariling mukha sa mga palad. Sorority goal number one, no boyfriend. She reminded her friends. Debbie is their leader and now looks like her friend is breaking their own rules. Hindi naman sa talagang miyembro ng sorority. Yun lang ang tawag nila sa grupo nila at may goal sila na dapat ma-achieve at mga rules na dapat sundin para maging matagumpay sa buhay. Isa sa mga rules na yun, study first before flirting. Pero itong kaibigan niya, para maubusan ng hangin sa sobrang kilig. She studied Lyra's facial expression and she can say that her friend is not good in giving her best poker face. Nanginginang ang mga mata noon at kulang na lamang tubuan at mamunga ng puso para tiral na malaman niyang kinikilig iyon sa loob-loob. Bigla tuloy siyang kinabahan. Mukhang gwapong totoong kanyang security guard. I am breaking the rule for you, Kreia Beshi. Debbie shakes her by arms. Pwede ka nang mag-boyfriend basta si Tito Mateo ang iba-boyfriend mo. Tito Mateo? Matanda na. Tito Mateo, mahiya naman kayo sa balat ninyo. Tito na nga ba, iba-boyfriend pa? Matanda na yun na dapat irespeto, hindi yung pinagnanasahan nyo pa. Nairolyo ni Kleya ang mga mata pero sabay-sabay siyang inulog ng tatlo. Aray! Tili niya. Huwag mo nang irespeto, Beshi. Bastusin mo na. Bastusin mo. Pangising-ising turo nito sa kanya, nininya. I would love to have you as my tita. Pinukarap pa nito ang mata niyang may kapungayan. Loka? Wala akong balak mag-boyfriend ng lolo na, no? At wala akong balak maging tita mo. Nasa na ba? She simply fixed her hair in her tank top and then she looks around again. Wala pa rin naman siyang nakikitang taas sa paligid. Halika na. Kausap siya ni Attorney Villena. Yaya sa kanya ni Ninya. Parang lumukso ang puso ni Clea sa tuwa kaya alam niya na ito ay totoo. Hindi naman siya pinaglalaroan ng mga kaibigan niya. Totoo na magkakaroon siya ng sarili niyang tagapagtanggol? Hindi niya na kailangan manatili sa lugar na yon at mabulok doon habang naglalayo ng hustisya? Napangiti si Clayat na excite na makapasok sa loob kaya siya na mismong humila sa mga kaibigan niya. Nandito si Attorney Villena? Tanong niya sa mga ito nang sabay-sabay namang tumango. Nagmamadali lalo ito ng pangpasok at naglakad sa pasilyo papunta sa mga main building. Napatigil siya sa paghakbang nang makita niya ang isang lalaki na nakatalikod. Kausap noon ang kanyang abogado. Sobrang tangkad ng lalaki at tuwid na tuwid ang likod. He is wearing a royal blue, tight pullover shirt, a denim pants, and an expensive sneaker shoes. His hair is dark brown and short that it's so natural. He's standing with his arms crossed over his chest. Kaya naman pala, halos maihina ng mga kaibigan niya sa kilig. At totoo naman na may sinasabi naman pala itong tita ni Ninya. Baka kapag humarap ang lalaki, may panghimagas pa. See? Napatulala ka. Humagikik na sabi ni Debbie sa kanya. Makailang ulit siyang napakurap bago tumingin sa kaibigan. She cannot find the right words to say. May dahilan naman pala para maloka mga kaibigan niya sa lalaki. Yun lang, napakatanda na naman yata noon para magustuhan ng mga kaibigan niya. When she looks at the man again, her lawyer is already looking at him. Agaton smiles a bit and gently waves his hand to catch her attention. Kagad lumingon ang tayuhin ni Ninya at hindi lang mukha ang ipinihit noon kundi pati na ang katawan. Oh my gosh! Pinilit ni Clay ang wag ibuka ang bibig at maglalaway. Totoong gwapong ang lalaki at lalaking-lalaking dating magmula sa pananamit hanggang sa tindig. She stares at him but his eyes look at each one of them. Hindi pumirmi ang mga mata nito sa iisa lang sa kanilang apat na magkakaibigan. Tapos sumiti din ng kaunti kay Ninya na tumingin. She's my client, Mr. Bustamante. Clea heard Attorney Villena said. The lawyer even motioned his hand and pointed at her. Isang marahang tango naman na sinagot ng lalaki bago sila tuloy ang tumaro sa may harapan ng dalawa. She looks up at him. Para si Clea ang nanuno sa punso sa pagkakatulala sa lalaki. Siguro kahit sino naman, katulad sa kanya magiging reaksyon. Ngayon lang siya nakakita ng ganon kagwapong nilalang na parang kung gwapo na si Agaton, triple pa ang tiyuhin niya. Parang pinaghalong tan at rosy ang kulay ng lalaki, Breeze to be exact. Parang Pilipino pero ang mata emerald green
Ang buhok mukhang itim pero dark brown. Sobrang tangos ng ilong at manipis ang labi ng kulay pula. Thick brows and hard face. He has trimmed beard and trimmed mustache and they suit him well. He never smiled at her. He just carefully gazed at her. Alam ni Clea pinag-aaralan lang siya nito pero hindi niya kayang tagalan ng mga titig ng lalaki. Para mga bolang apoy iyon na nakakasunog. Clea, Agaton calls her that makes her avert her eyes. Tumingin naman si Agaton kay Mateo. Mr. Bustamante, she is Clea's request. Clea Mendez. Clea, he is Lieutenant General Mateo Bustamante. Your security. Pakilala ng abogado sa kanilang dalawa. Her jaws drop in an instant. Lieutenant General Mateo Bustamante. Ganun talaga kataas ang rango na magiging security niya? Aba, isang petik na lang at general ng lalaki tapos magiging personal alalay lamang niya. Diyos ko naman. Nakakaya naman pala sa balat niya. Napatingin si Clea kay Nina at pinanaliman ng mga mata ang kaibigan. Alam niyang nakuha kagad noon ang ibig niyang sabihin dahil magikik lang iyon at nagibit ng balikat. Isa lang ang mapapompiang niya ang kaibigan. Hindi naman noon binanggit sa kanya na mataas pala ang rango ng tiyuhin. Nasa naman ang hiya niya na gagawin na tagabantay ang lalaki at tiningala ang mga kasamahan nito sa trabaho. It's rude, but how old are you? Tanong ni Mateo sa kanya. Napakurap pa si Clea dahil para pati boses nito katulad ng mukha nitong hindi ngumingiti. Maganda naman at buong buo lang pero para bang napakayabang? Parang ito ang tipo ng tao, napapatay ka agad, kahit isang beses lang magkamali ang kalaban. I'm 17, turning 18 this coming March 28, she replied. Hindi mapalagay ang mga mata niya, kaya binawi niya rin kagad ang tingin. Daig pa ni Clea ang tulyap na namatutusta sa ilalim ang titig nito. Tumangulang ito at sa kanya na nilagay ang kamay sa bulsa ng pantalon, niriyad pa ang malapad na dibdib. Lalatong tumangkad at naging maangas sa paningin niya at aaminin niya, lalong gumugwapo pa. Mateo is so intimidating. He looks so influential and looks like a dictator. Parang ito yung lalaki na hindi po pwedeng sumuway ang girlfriend kapag may iniuutos. Okay then, I guess we're done here, ladies. You can pack your things, Miss Mendez, so we can leave. I still have to lay my grounds, he said casually. Nagkatinginan silang magkakaibigan at nalukot ang noo ni Clea. Mukha magkakaproblema silang dalawa nang tiyuhin ni Nina. Magiging arrogante ito at sa naman hindi submissive, lalo na kapag pinipilit. Tito naman, don't be sungit. Hindi naman militar si Clea para bigyan mo ng rules of grounds to remember and to follow. Ani Nina tumawak pa sa braso ni Mateo pero natiling tuod lamang ang binata. You are out of this, Nina. This is my job, and I exactly know what I will do about it, he answered coldly. Natikom ni Clea ang mga labi ng di sinasadya. The man is so dominant and he really shows it. She must be thankful, but if it will be like a brooding soldier, malamang hindi sila magkakasundo. Pero wala naman siyang choice. Siya pa ba magiging choosy? Tiis ganda, Clea, para sa ekonomiya at sa kaligtasan, nasabi ni Clea sa sarili. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.